sa puso ng Maynila. Kampong sa gigilid ni Raja Suleiman. Inaanak ni Magat Salamat. Sinuplayan ng taya-talyasing lugaw ni Dato Pitong Gadang. Pinaghele at tumutuloy sa dugan ni Bonifacio, Jacinto at ng Makatang Huseng Batute. Kinidnap ni Asyong Salunga at tinuruan ng Good Manners and Right Conduct ang anak ng Tundo. Sa banda Rene, si Rene Jose! Direct from the Iberian Peninsula, iniluwa ng Vulkan Krakatawa. Sumad sa sumadpang ng Zambales, tinarapak ng alon at ipinagkampasan sa dalampasigan ng Ubando, Bulacan. Estudyante ng Santo Niño, naglagari sa Madrid, San Nicolas, Dos Castillas at Don Quixote. The one and only, Hijo de Relámpago, El Torito, sa Bandarian, Señor Pacheco, Niño de España. Hola, buenas tardes. Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... anong araw ngayon? Anong araw nga pala ngayon, Karine? Eh, alam mo naman, pag nandiyan ka, yun lang ang pagkakataon ko magtanong sa'yo eh. Alam mo naman, pag wala ka, wala naman ako matanungan. Tinatanong ko sarili ko. Minsan sumasagot. Tabi lang konti ng karan eh. Tabi lang ng konti na ako. Dapat ano yun, naka-program. Lapit pa. Narinig ko dito. Okay, dapat ano? Naka-program sa'yo. Oo nga, hindi ko na ipoprograma eh. Kasi nga, masyado akong naging nakadepende sa'yo. Na pag alam ko, eh kaso nangyayari, pag oras na wala ka, bigla ako magtatanong sa sarili ko, anong araw ngayon? Naku, walang sasagot. Mabuti na lang, magte-text message yung mga tao sa akin. Maganda naman yung you are able to communicate with yourself. I'm talking to myself? Oo. Ang hirap eh. Nakikinig ka ba, sarili ko? Subukin mo, mag-practice ka, makipag-inuman ka mag-isa sa sarili mo. Meron ako nakita ganyan. Alam ko sa ako nakikita yan? Sa The Netherlands. The Netherlands, at saka sa Switzerland. Oh, yung umiinom tapos nakikipag-usap sa sarili. Oh, yung pala nauso yung ano, yung pala yung that street. That's eh, 'di ba, Netherlands? That street. 'Di ba yung uso yung basta kaiinom siya lang, kakain siya lang. Alam mo, tapos kinakausap niya yung sarili niya, siya lang. Alam mo kawawa yung mga taga yung taga Dutch, yung mga taga yung ganon, yung kumakain na sila mag Oh, that's ba yun? Kawawa yun sa ano, kawawa sa mga Britons. Sa mga Briton yung gano'n? Mas kawawa sa mga Pilipino yun. Yung mga English nila, oo. Kawawa. Bakit naman? Dahil yung mga sinasabi nila, ang mga ibig sabihin, walang kakwenta-kwenta sa mga Britons. O yung mga salamin, that street. Sa kanila ba nang galing yung that street na yan? Yun. Na ibig sabihin, kanya-kanya. Oo. KKB sa Tagalog. To each his own. Oo nga. Yeah. Kaya nga nakikita ko dun eh. Nakakaawa tingnan. Alam mo bakit? Umiinom, tapos nakikipag-usap. Sabi ko, sino kaya kausap? Yung pala yung sarili. Yung mahirap dun, yung paalaman. Hindi lumalaman kung paano mag-iwalay. Paano kaya yun? Sige nga, paano? Paano? Dialis na ako. Dialis na rin ako. Pwede mag-iwalay tayo mag-isa. Ay, hirap dun. Mahirap yun. Uubuin ako sa'yo. Uubuin ako sa'yo, Karen. Uubuin ako sa'yo doon. Mukhang doon ako napaubo mo ako. Ayaw, pinipigil ko yung ubo ko. Napalabas tuloy din sa talong mo. Pinakamahirap yung maghiwalay yung sarili mo. Yung, pare, alis na ako. Di ba alis ka? Ako rin, alis na. Nagpo-programa ka. Akala mo yung nakikinig. Bantang ulit sasabihin mo, nakikinig ka ba sarili ko? Di ba ka mo may na-inlove sa sarili niya? Meron ganun eh. Oo. Tsaka si, may na-inlove na. Eko. At tsaka meron pa, basketball player, na-inlove sa sarili niya. Oo. Na-inlove sa sarili niya. Sa sarili niya. Alam mo, inibig niya yung sarili niya. Pinakasalan niya yung sarili niya. Si Rodman. Oo, di ba? Si Rodman, pinakasalan niya yung sarili niya. Oh, pwede pala yun. Paano yun? Paano yun? Paano ikinakasal yung sarili niya? Ikaw nga, paano? Ikaw nga, paliwanag mo nga sa akin. Si Narcissus, na-inlove sa sarili niya. Pero meron yung magpakasal ka sa sarili mo, paano? May sumasagot kay Narcissus eh. Ah, may sumasagot ba? Yung nimpa. Nimpa? Oo. Si Echo. Ah, yung Echo. Yung managalit naman doon si Athena. Mm-hmm. May echo naman pala sumasagot. Halimbawa, I love you. Love you, love you, love you. Kaya lang, hindi to. Hindi, love you to. Masyadong chismosa yan si Echo. Oh.
Ano yan, ha? Puro Athena, kwentong ano yan? Ano tag natin dyan? Greek mythology. Okay. Ang sabi ni Athena, Abay, lahat na lang ng sinasabi, inuulit mo. Chismosa ka masyado. Ngayon, wala kang gagawin kundi ikaw. Ha? Ulitin lahat ng maririnig mo. Eh, kaya nung si Narcissus naman, naloko sa sarili, I love you. I love you. I love you. Dahil mo kasi nga. Di ba pag may echo? I love you. I love you. I love you. Dala-dalawa pa eh. Buti kung dalawa lang. Dalawa. Pag basta sinabi mo, I love you. 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 Ganun ang echo eh, di ba? Alam mo, napakaganda kung na meron tayong, asan ba yun? Yung mga, meron pang, good morning, Mr. Echo. Oh, wala ata. Wala atang ganun. Good morning, Mr. Echo. Echo, echo, echo. Yun. Tapos meron pa, karon eh, yung, I love you too, tu lang maririnig mo eh. Diba tu na lang yun? Tu. Yun. Oy, may maganda tayong balita. I love you, siomai. May. I love you, siomai. Hindi ulitin yun. Ano yun? Basta pa isusunod, master. Nababaligtad? Pag sinabi mo, I love you, siomai, master, yun ang echo? Yun ang pinaka-echo para alam mo. Master Siomai. Hani pa daw ang echo ng Master Siomai. Yung pinag-usapan. Master lang ang sinisigaw ng echo. Ah, okay. O ito, napanatili ni Pangulong Duterte. Alin? Ang tiwala ng sambayanan. Ang lakas ng survey niya. Okay. Alam mo ko ilan? Oh. 82. Pagka may kredibilidad ka, mapapanatili mo. 82% ha, na nagpapahayag ng malaking tiwala sa Pangulo. Malaking tiwala na kayang baguhin lahat ng... Kumpara sa 6% wala. 6% lang ang wala. Walang tiwala? Oo. At saka konti ang tiwala. 8% lang. Ay, 6. Kumpara mo yung 6 sa 82. Ang laki ng diferensya. 6 sa 82? Oo. 6 sa 82. Ang laki ng diferensya, no? Tapos, ito naman kay Lenny Robredo, ang laki ng pagitan talaga nila ni Pangulo. Bakit? 58%. Pero at least, may tiwala pa rin. May tiwala 58%. Malaking bagay na yung 58% may tiwala sa'yo. Maganda. 58% may tiwala. Ha? Kay Vice President Lenny. Kaya lang, ang laki ng comparison kay Presidente. Dahil nga si Presidente, 82. 82. Against 58, di ba? Di ba? Ay, halos babaligtarin mo na. 58-85. Pero sino gusto makasama sa bahay kung sakasakali? Nino, ng Pangulo? Hindi, ikaw mismo. Ako? Kung ikaw nagsosolo ka, at wala kang makakasama sa loob na isang linggo, sino gusto makasama, ang Pangulo o si Lenny? Siyempre si Lenny. Ba't naman ang Pangulo? Ano mangyayari sa aming dalawa ng Pangulo? sinusuportahan nga niyan yung same sex eh. Ha? Ang Pangulo, suportado niya. Eh, magpo-pump. Ba, hindi ko sinasabi mag-iispadahan kayo. Ang ibig ko sabihin, maipapaliwanag niya sa iyo ng maigi. Dahil ikaw nagdududa ka. One of the doubting Thomas. Sabi mo, ang ibig mo ba sabihin, ano bang ibig mo sabihin na kung gusto ko si, kung pagbibigyan ka, pagbibigyan ang kahilingan ko, alin ang gustuhin kong kasama sa loob ng isang linggo? Ang Vice President o ang Pangulo? Ikaw? Sa loob na isang linggo. Sa loob na isang linggo? Ay, depende kung anong uri ng pagsasama ang gusto mong mangyari. Ano, bakit kinakailangan pang anong uri? Ano ba ang purpose mo para gusto kong makasama para sila? Para malaman lang ang chemistry mo. Kung ikaw yung madadala ka ng kaanya. Hindi, kung yamang mataas ang survey ng Pangulo, doon ako kay Pangulo dahil kasi gusto kong manaman anong marami akong matututuan sa kanya, bakit ganun kalakas ang... Ako naman, mababa kasi, aalamin ko kung bakit mababa. Kaya gusto mo si Lenny. Lenny, what's the problem? You want me to do something? Ayan. To make it higher? Ganun, parang ganun, ha? Okay, sabagay. Dahil kasi the way I look at it, kaya mo gusto dahil kasi siya yung may problema. You want me to inflate your uterus? You want me to... Inflate your image? Your image, ayan. Very good. Something, ha? Oh. To
to fill that up. To fill that up. Yeah, parang ganun. To fill the gap. To fill the gap. What's really, you know, no? What you lack. What you lack. Provide. Yun. I can feel it. I can feel something. What is lacking? I can make something. Yeah, parang gano'n, no? Oh, really? Sabi siguro sa inyo, Vice President. Matutuwa ka sa iyo. Maganda nga. Mas tama ka. May katwiran ka. Kasi ang... Ngayon, pamimiliin naman kita. Pulse Asia to, ha, Karen, ha? Pulse Asia. Hindi pa to SWS. Ang nakuwang trust at approval rating ng Pangulo, itong Disyembre. Disyembre lang ito, ha? Halos walang pinagkaiba sa nakuha niyang grado noong September 2017. Ibig sabihin, talagang hindi nagbabago, nananatili yung lakas, yung taas niya. Mabigat siya, na? Oo. Pero si Renny, hindi din nagbabago, puro 50. Kumbaga sa ano, 59, 58. Yan. Si Presidente, bumaba ng konti, puro nasa 80. Kumbaga sa grade ng eskwelahan, mataas ang rating talaga ng Pangulo. Okay. Alam mo, pag 80 ka ang grade mo, ibang klase yan. Pag 50 ang grade mo sa eskwelahan, medyo bokya ka yan. 80 against 50. Ha? Extraterrestrial. Oo nga, pero 50, ano yan? Ano sa eskwelahan, hindi bagsak sa atin yan. Bagsak sa... Hindi, sa eskwelahan, bagsak yan. Yung ano, 8. Naglalaro ang grade, diba? Ang grade ni Presidente... Sarap dito, ah. Ha? Ay, ano eh, for ano ata to eh? Para saan ito? Masarap ito. Para saan ka ako? Ano, New Year's toast. Ayun, New Year's toast daw, karen eh. New Year kami rin. Thank you ha. Okay. Thank you. Sarap nito. Sarap nga nito. May siomay? Oo. May siomay ah? Oo. Ba, okay ah. Yung siomay yung maganda. Naku, sarap. Siomay yung maganda rito. Magmunta kami natin si The Best. Ba't tayo ibigay si The Best dyan? Uy, sabi mo, engineer, bigyan nyo naman si The Best dyan. Engineer, pag binigyan ka dyan, bigyan mo yung kasama mo na yan. Baka mamaya ipabayaan mo yan. Ba't walang kalamansi yata? Ay, meron. Ako meron eh. Baka hindi ka naalala. Ako meron eh. Yan. Si CJ Sereno naman, huwag gusto mo naman. Ha? Si CJ Sereno? Kung ilan ang survey? Gusto mo naman? Ano? Nako. Dumami, Karen eh. Ang survey ni... Ang mga Pilipinong... Mabigat ito. So, dumami. Ang mga Pilipinong... Nawala ng tiwala. Kay Sereno. Ayan. Yan naman ang survey niya. Ayan, ha? Lumalabas sa isinagawang survey sa Pulse Asia. Nako, talagang pinakamababa siya. As of December 10 to December 17, alam mo kung anong kung ilan ang presyento niya. Talagang kumbaga sa ano, expelled na to. Kumbaga sa eskwela natin, expelled na. Oh, 27%. 27% expelled na yan kung sa atin yan, sa eskwela natin yan. Kung sa eskwela yan, hindi na po pwede yan. Lalo sa Harvard, ano? Tundo. Ang hikmik na ang taas na standard. Sa Harvard University. Hindi nalulusot yan. Ano na tayo? Okay, tuloy-tuloy tayo. 50 minutos na po, makalipas ang alas 4 ng hapon. Naku, kinalampag ng ano? Kinalampag ni Tevez. Ano mo yung karen eh? Kinalampag si ni Tevez. Ito yung ano natin noon, kaibigan. Hindi, iba na ito. Iba na. Anak ata ito, apo na. Nung matanda. Kinalampag ni Negros Oriental Representative Arnulfo Tevez si Chief Justice Sereno sa umano'y nausong temporary restraining order. Siya raw nagpauso ng tro. Tro. Alam mo yung tro? Temporary restraining order. For sale, ha? For sale, karan eh. Binibenta pala yan, yung tro. Binibenta mo yung TRO? Oo, binibenta pala yan. Sa racket, ha? Sa hudikatura. Kasama pala sa racket yan. Yan ang mabigat. Naku, panibago yan. Ano mo diba, na-impeach, di ba, nakatakdang impeach ito. At ang hirit nitong mambabatas kay Sereno, huwag niyang gamiting dahilan ang kinakaharap na impeachment complaint upang deadmahin
ang mga opisyal ng hudikatura na sangkot sa tinaguriang modus na TRO for sale. Nako. May modus pala ng TRO for sale. May modus pala yan. Magkano kaya sa TRO, Karen? Ano, nakukuha kaya ng ano yan? Nababargain kaya yan? O mahal yan? Eh, hindi bababa sa kalahating milyon. Ah, mahal ba rin yan? Mahal din ba TRO? Mahal din pala yan, ano? Importanteng ma-TRO. May mga bagay na kailangan ma-TRO. Ngayon. Mahal ang pi. Mahal ang bayad. Ano pi, yan. Kung magkano yan? Pag tinanong ka, akala mo, tanong na ano lang. Pero ang tanong muna, ano bang klase ng kaso yan? Nalalagyan natin ng TRO. Kaya ganun din yan. Magkano bang involved yan? Siyempre, ganyan yan eh. Ano po eh? Nakamatay po. Naku! Nakamatay? Naku eh. Naku. Mahal ang TRO. Ano ba yan? Baka makasuhan ka ng murder. Non-bailable offense yan. Oo. Okay. Shabu po. Shabu. Naku! Lalo na. Buti, mas mahal ang TRO niyan. Buti hindi ka ni JK. Swerte ka pa rin. Mabigat pa. May kagalinin ka pa. Eh, magkano po yan? Eh, depende. Magkano bang involved na shabu? Yan. Eh, 1 billion po. Ah! 1 billion? Kailangan daanin natin sa Rosgado para hindi ka basta natin EJK. Ayan. Yan ang mga tirada. Ano gusto mo? EJK o TRO? Naka, mga ganun pa, mga manan. TRO na ako. Tapos, pag na-TRO ka, iaano natin yan sa mga taga-media. Ba? Hindi pa kaya yung double banda, ha? Yun ang kahit ano gawin mo. Kahit kumain ka pa ng isang truck na Master Siomay, hindi ka papayagan ng double banda. Ng TRO? Oo, ganun pala yan. Mabigat pala yan. Buhay mo. Naku, bigat pala yan. O di ngayon, yun ang kinalampag ni, ano, ni Tevez. At sabi niya, hirit daw ng mababatas kay Sereno, huwag niyang gamitin dahilan yan. Kasunod ito ng pagbubunyag ni Tevez na may natanggap siyang impormasyon na isang division ng Court of Appeals ang nakatakdang magpalabas ng TRO para pigilin ang kautusan ng isang anti-graft court para sa dismissal ng isang provincial governor. Ganun pala yan. Mabigat pala yan. Anya, ang governor ay nakatakdang makinabang sa talamak na TRO for sale racket sa Court of Appeals ay hindi taga Luzon. Ba? At ayon pa sa administrasyon, matagal nang nasasangkot sa TRO for sale racket itong nasabing division. Hindi muna tinukoy ng mambabatas, ha? Yun na ito ang division ng Appellate Court. Iba naman ang racket niya. Oo, iba nga racket nito. Kakaiba yan. Ngayon lang ako nakabit. Iba nga, TRO for sale. Di ba? Mga ganyan eh. Ako na, marami akong alam na for sale eh. Pero ito ang imasalat na for sale. TRO for sale. Bagamat naunawaan umano niya ang sitwasyon ngayon ni Sireno, iginit ni Tevez na hindi ito dapat magpagulo sa konsentrasyon bilang punong maestrado. Sevende Este, ayan. TRO. The Chief Justice must continue to carry out her pledge to cleanse the judiciary. Ayan. They should check on allegation of TRO for sale in the Court of Appeals and other lower courts. I fear there will come a time when TRO for sale becomes a norm in the judiciary. Yan ang giti tira. Baka nito. Maging Herculean problem yan. Oo, sinabi mo pa. Kaya kung maaari. The cleaning of this table by Hercules. Yan. Kaya medyo, sabi niya, medyo ano na muna yan. Ano na muna natin, ha? Yamang mababa na rin lang ang ano ni Chief Justice Lourdes Soriano. Mababa ang kanyang percentage. Katapos, ayan pa, medyo nakasalang pa siya sa impeachment, medyo talagang matindi na. Doble-doble na itong patong-patong na itong problema ni Chief Justice, ano? At ayon po sa Pulse Asia, 33% ng respondents ang nagsabing, wala akong tiwala kay Sereno! Wow, ha? Oo. Sabi. At kapuna-puna rin na nabawasan pa ng 6% mga undecided kung magtitiwala pa ba sila kay Sereno. Palaga. Talagang matindi na, no?
Kaya ano ba naman ay kagagawa na naman ng media? Oh, eh, hindi baka na, media hindi na 'yung media 'yan. Hindi na 'yung media 'yan. Ikaw ang gumaharap diyan, ikaw lagi baka sasabihin mo naman media na naman. Kami sumusunod lang kami sa nangyayari. Mm. 'Di ba? Eh ginagamit naman namin ang istorya mo pag ano 'yung pag sinabi mong sinungaling si Duterte, sinasabi namin dito. Pag sinasabi mong hindi puro lang kamukabulaanan ng ano, sinasabi naman namin. Sana kung hindi namin sinasabi. Kaya wala kang masasabi sa amin, di ba? Sino ba yung inaanting natin kahapon din natin na ano? Kahapon? Baka nung nakalang linggo. Ay, Sabado, linggo kahapon eh. Oo, nung Biyernes yan tayo. Si ano yun, si Toots, dahil doon sa issue nung, dahil doon sa ano nga, doon sa maaaring imbisiga ng Pangulo yung nangyari sa Israel. Na kung may wrong Christmas, parting maluho si ano si Balutan, malaswa namang Christmas party itong naganap sa Israel. Baba, may maano pa raw eh. Oo. Rubot ba yun? Hindi naman. Nakabrief. Kaya lang inilabas. Inilabas niya. Nakabrief siya at hindi pa siya nagkasya. Hindi pa nagkasya, inilabas pa. Hindi pa nagkasya. Nakabrief na nga. Ang bastos, nakambrief na, inilabas pa. Hindi tama. Mali na yun, di ba? Tama na nga yung nakambrief eh. Okay na lang. Pagbibigyan ka na namin yung nakambrief ka sa Christmas party. Pero yung ilabas mo pa yan, abuso na yan. Abuso na. Bakit? May mga babae dyan eh, na mga OFWs eh. Pinagmamalaki mo? Malupit ka ba? Pet malo ka? Pet malo? Bakit? Lodi ka ba? Lodi? Yan ang point doon eh. Pwede yan. Hindi pa pwede. Alam mo yan, hindi ginagamit sa kung ano man yan. Mm-hmm. Bagamat sa Japan, meron silang parada ron na ang talagang parang sinasanto nila, yan yung crowning glory na yan. Pinaparada yan at maraming nakikipagparada dyan at pinagmamalaki yan. Kundi dahil diyan ay hindi magagawa ang tao. Ayan. Ayan, oo. Ayan. Kaya malinaw yan, ano? At siya nga pala, ngayon po ay medyo magpapaalala lang tayo doon sa pista ng, sa tradisyonal na pista ng itim na Nazareno. Hanggang bukas yan, ha? Hanggang bukas po yan, ngayon po ay pinagdiriwang yung tradisyonal na pista ng itim na Nazareno. At patuloy po ang paalala sa mga deboto na maging handa at lagi hong mag-ingat. Ayan. Unang-una, sabi nga, bago umalis ho kayo ng bahay kanina, nagdala na ba kayo ng panlaban sa ulan? Hindi nyo masasabi kasi. Panlaban sa ulan. Ayon sa pag-asa, posible umanong makaranas ng pagulan. Sa translasyon, ayan, na tinatawag. Pangalawa, huwag magsusuot ng alrelo. Alahas. Nako, delikado yan. Magdala ng cellphone, naku, wag na lang. Eh, kaso hindi naman maaaring hindi magdadala ng cellphone, Karen eh. Kasi, paano magtatawagan yan? Dahil siyempre, pag ano na, tapos na ako dito. Nakahalik na ako. Pero mayroon ganun yan eh. Dito, tadaanan mo ako. Yan naman ang hirap. Kaya yan lang, Pwede yung translation? Oo. Halimbawa, nakahalik ka, di halikan mo ako. Paano halikan ka? Halimbawa, yung nililigawan mo. Oo. Ito'y banal na ano to. Ha, hindi po pwede. Na. Hindi ka naman banal. Para ka halikan eh. Umalik na. Alam mo ba, umalik ka na. Banal yung hinalikan mo. Tapos hahalikan kita dahil banal ka? Yun ang tinatawag na translasyon. Hindi po pwede yun. Hindi ako papayag ka rin na ikaw ang hahalikan ko. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Hindi, walang papayag noon. Kailangan lahat nga eh. Ang paniniwala dyan, kailangan kanya-kanyang halik yan. Hindi po pwedeng halik mo, pwede na yung ihahalik na lang kita. Hindi ka po pwede. Kaya nga nagpumipila yan dun eh. Ano ka ba? Pakitransfer mo na lang sa akin. Hindi nga po pwede. Magbabayad naman ako eh. Wala, hindi po pwede. Ang ibig mong sabihin, hindi mo tatanggapin ang halimbawa eh, 20,000 ibibigay ko sa'yo dahil sa gagawin mong paghalik sa akin na ituturing kong isang... Ang ginagawa ata ng iba, may dalang mga panyo, di ba? Yun ang pinanggaganon. Yun ata, pwedeng gamitin nila na pagdating nila sa bahay, ginaganon nila sa mga anak nilang hindi na isama. Tama ba, engineer? Hindi epektibo yun. Yung ano namang epektibo yung ako'y ikaw'y humalik at tahalikan mo ko. Hindi po pwede panyo? Yun. O, basta ito lang ang sabi. Huwag magsuot ng alahas at magdala ng cellphone.
Takaw-nakaw po yan. Tama naman. Wala kang tiwala sa mga deboto. Hindi. Hindi naman hindi lahat kasi... Hindi mo napupunta ka roon, yung mga katabi mo nanakawang ka. Hindi mo kasi alam, sasamantalain yan ng mga hindi deboto. Nako, may magkukunwari na. Kasi dyan, Karen eh. Yan ang mabigat. Yan ang iniiwasan dyan. Paano nyo i-screenin? Iyan na nga. Eh, hindi mo ma-screen yan dahil pare-parehong kala mo. Pwede magkunwari ng deboto yan, pero hindi naman pala. Diba? Hindi mo nalaman kung ano yung original dyan eh. Okay, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo, mga amigos at mga amigas. Binabati nga pala natin. Pati mo naman yung mga nasa abroad, Karen eh. Yung mga, unay mo muna yung sa California. Los Angeles? Yes, Los Angeles. Aris. Abang you know. Talagang ano ito ha? Taga Los Angeles. Ang yeah. Ibig sabihin, nasa ano ka? Nasa horoscope, no ha? Aris. Oh. Okay. Ang mamamana ba yun? Eh, hindi ko alam. Oh. Hindi ako masyadong ano dyan eh. Ng Los Angeles, California. Hi, Doble Banda. Mm-hmm. Gusto ko lang sabihin na maganda yung pinatupad ng DOTR. Mm-hmm. Na pagsita sa mga bulok na jeepney. Ayan. Yes, oh. To jeepney modernization. Oh, kasi che-checkin lahat eh. Kung talagang okay kayo, sige. Tinan ko nga preno mo. Tinan ko nga yung ano mo. Tinan ko nga yung pintura mo. Eh, patay ka na. Bagsak lahat. Kaya mahihirapan. Kaya talagang medyo mahihirapan magpaliwanag yung mga jeepney na sasabihin nilang okay ang jeepney nila kasi mabigat yung mga binigay na pamantayan eh. Nako. Oo. Sige nga. Sige, igigit niyo, iginigit niyo yan eh. Sige. Pwede ka mo yung 15 days eh. 15 years eh. Okay, fine. Oh, dahil tingnan natin itong mga requirement namin. Tingnan natin kung pareho. Eh pag hindi, patay ka na. Huli ang huli sa sakyan mo. Ayan, yun ang mabigat dyan. Ito, si Maria Cristina ng Norway. Ayan. Good afternoon po sa inyo. No, taga Norway, ang ginaw ngayon dyan. Ang ginaw, nako, ang yelo dyan, talagang ika nga. Freeze, nag-freeze, freeze na tayo dyan, freeze. Freezing dyan. Alam mo sa Iceland. Nag-enjoy pa sila while watching us, listening to our program. Oh. Wow, Maria Cristina ng Norway. Dahil napakalamig dyan, Maria Cristina. Para ka na sa Maria Cristina Falls. Mas malas, masahol pa. Oo, masahol pa. Okay. Puro malalamig yung mga lugar ng bumabati sa atin. Ha. California, ang California, mas okay pa. California, mas okay pa sa akin. Lalo na Los Angeles. Okay pa. Inabot na ako dyan ng taglamig, okay lang. Pero dyan sa Norway, naku po, ganitong pangapanahon. Wow. Alam mo, engineer, yelo. Ang yelo, ano na, buo na. Nag-freeze ka na rito. Ang suot mo rito, doble-doble. Eh, Macau lang eh, kami. Eh. Kami nga ni Karen eh, nakasuot kami ng ano eh. Konti na ako ma-deadbull dyan sa Macau. Sipin mo nga. Nakasuot na si Karen eh ng ano. Hindi lang siya naka-thermal. Nakasuot pa ito ng ano, yung diaper. Naka-diaper pa yan. Sipin mo yan. Si Karen eh. Nag-diaper na. Kasi, may maihihi ka sa labig eh. Tama ba ka rin eh, no? Kaya nag-diaper na. Sega, senyor. Ayaw pang tumulo hanggat hindi mo bibiray ng lighter. Kaya dinayaper ni Karen eh. Iyang badudel mo, i-diaper. Pero nakatulong naman sa kanya yung diaper kasi mas nagiinit yung loob ng katawan mo eh. Bawat ihi mo, init eh. Ayun, bawat ihi niya eh. Yun, nakatulong. Tapos iihan mo yung kuko mo. Nakong sarap po. Sarap ng pakiramdam mo. Ito, Lester ng Yokohama. Japan, nako. Ayan, manabig lalo dyan. Ang sarap ngayon uminom ng ano dyan. Mainit-init na yam. Hindi. Yung inumin mo dyan, yung soup ng ano, ng ramen. Mainit-init na ramen ang iinumin mo dyan. Ramen ang dapat dyan. Ramen ang babanatan mo dyan habang sa tindi ng namig. Hello, senyor! Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi kayo napakinggan. More power po! Wow, talaga. Sa Japan nga. Sa Yokohama. Yokohama. Yung gawa ng gulong natin. Yung Yokohama. Rito si, ano, si Rizal eh. Sa Yokohama. Sino? Rizal. Si Rizal. Sa nakarating, Yokohama, si Rizal. Yan, nakarating dyan. Matawag ang atensyon. Yan, mananamig dyan. Si Osay-san. Yan, si Osay-san. Okay. Kaya medyo matindi ho yan. Okay. Ano ba? Si Lorenzo ng Dubai. Taga saan yan? Taga saan naman yan? Dubai. Naku, malamig din. Puro malalamig ngayon. Mahat na nakikinig sa atin, puro malalamig ang lugar.
No use living without sin. Dubai. This is where our story ends. Goodbye yun ah. Dubai, my diba goodbye yun? Dubai. Hindi goodbye. Lorenzo ng Dubai. Ayan. Mga gwapong senyores. Ayan. Ano na pong balita sa Deng Baksha? Naku, eto. Hanggang hindi. Medyo nanilimutan ng konti. Mm. Eh, medyo titignan nun natin kung mga ilang linggo pa. Titignan nun natin kung babalikan natin ng Deng Baksha. Dong. Dengue Baksha na yan. Pero, isang linggong MRT Rick, wala raw remedyo ang DOTR karne. Ano mo naman, ha? Alam mo, naka 500 na tirik yan noong nakarang taon. Ha? Ngayon, eh, isang linggong MRT Rick, hindi na raw pumawalan ng rason ang pamunuan ng Metro Manila na ubos ng rason, eh. Karne, lahat na ng rason na ubos na. Keso na nasabitan ng panty, kesa nasabitan ng kung ano-ano dyan, kaya hindi tumakbo ang tren. Yan. Ano ba magandang experience natin sa Thailand? Sa Thailand? Tayo? So, nagpunta ka ba ng Thailand? Ano ka ba naman? Nagpunta ba tayo ng Thailand? Sa Bangkok. Ah, sa Bangkok tayo. Oh. Nagpunta tayo sa Bangkok. Yung ano, magagandang mga babae. Nakala natin babae. Oh. Yung pala lalaki. Ay, naloko ka ba? Oo, kala ko rin. Kala ko rin. Mga ano eh. Yun ang naano ko. Kala ko. Uy, ganda. Oh. Yung pala babae, lalaki. Okay. Yun naman. Ang marami, gaganda ng... Marami tayong kasama na nag-isip, magkakaroon na rin. Oo, nag-isip na. Nag-isip na. Parang gusto kong maging babae na rin eh. Oh. Dahil kaka pwede palang maging babae pala eh. Oh, ganda eh, no? Ang gandang tingnan eh. Kung hindi mo papakaralan, matutuluyan. Oo. Oh. Teka muna. Ito muna. Bago muna tayo pumunta sa Thailand, ha? Alam ko marami nanonood sa amin sa Thailand. Bangkok, Thailand. Good afternoon po. More power sa DWIC mula kay Chelly. Ayan. Pero mamaya Chelly, ha? Sandali lang, ha? Pinag-uusapan natin itong MRT Rick, Karine. Sabi, yung patuloy na pagkasira daw ng tren nito na kung saan ay umaabot na sa 7 aberya para sa 2018, ha? Naka 7 aberya na. Huh? 2018. Nung 2017, naka 500 halos. Pecha lang tayo ngayon sa 18. Aba, eh, ano lang ngayon? Ika-siyam. Ikasyam nga ba? Ay, ikawalo. Ikawalo lang ngayon, di ba? Ikawalo lang tayo ng buwan. Ikawalo lang tayo ng buwan ng taon ng 2018 ng buwan ng Enero. Nakapito na po. O, di nakalamang lang ng isa. Kung mag-16 ngayon, oo. Eh, di magiging 14 na yan. Hindi, ang ibig ko sabihin, isa lang ang lamang ng araw. Ibig sabihin, halos araw-araw. Kung titignan mo ang porsyento, dan ikawalun pa lang tayong araw ng buwan ng Enero, eh nakaano na siya? Nakapito na. O de. O de another 8, eh magiging 14 na. Oo, mabigat ito. Kaya nga sabi nga ng iba. Maaabutin nyo na ng Valentine's Day yan. Yan. Eh pasimula pa lang ng 2018. Kahapon, nasira daw ulit eh. Nasira na naman eh. At nagpababa. Baba! Ito naman, ng pasahero kahapon. Alas 5:19 pa ng umaga. Eh kalamigan pa yan. Baba ka ngayon? At baba ka ngayon? Tuktok pa sila, mabubuisit ka. Pagbababa? Oo. Tutuktugan ka pa? Bababaero, bababaero, bababaero raw kami. Ha, alip kaya baba, ha? Oo, baba. Alip talaga, oh. Okay. Oh, kahapon ng umaga yan, kakasisimula pa lang ng operation, ha? Nagsisimula pa lang, dahil yun ang usimula ng operation, na nasingko, eh. Baba agad, sumablay ang rason. Alam mo kung ano rason? Paulit-ulit na lang, Karen, eh. Yun at yun din, eh. Ano nangyari? May nasabi to bang ano? Ano yung nasabi tong una na hinto? Yung diaper. May diaper. O meron ba nasabi na panty? O may brief ba? Hindi ho. Iba ho. Technical problem. Technical problem na naman. Parang naging boxing, ha? Oo. Puro technical. Baka may nasuntok. Oo. Lagi na lang technical. Wala na ho bang iba? Puro na lang bang technical yan? Yan ang nananaman na ho namin dahilan eh. Technical ho ang nangyari. Paulit-ulit na lang daw yung technical na yan. Technical. Oo. At nagtutuloy ang norm, nagtuloy naman ang normal train operation matapos ang mahigit 50 minuto. Naghintay ka muna. Ha? 50 minuto ka maghintay. Hanggang alas 6:07 ng umaga yan. Habang nung Sabado, minuto na lang, isang oras na. Halos, maghintay ka. Eh, dahil kung gusto mong sumakay, maghintay ka. Mm-hmm. Habang nung Sabado, di Linggo kahapon. Oo. Nung Sabado, 3 beses. Nako.
Oh, dito mo kung gaano katindi yan, yung aberya ng MRT. Kung saan umabot ng, ano mo kung ilan? Isang 1,000 pasahero noong Sabado, ha? Oh. Ang epektado ng muling nairita. Yan ang mga nairita. At batay po sa report ng MRT 3 Management, unang tumirik ang tren sa northbound na bahagi ng Bonnie Station sa Mandaluyong City dahil sa signaling error. Signaling error naman. Signaling. Oo, banda alas 6:52 ng umaga dahil umano sa lumang parts o subcomponents ng signal lighting, signaling system. Wala pang isang oras. Ha? Karin eh. Kaya kung nakasakay ka, may inis ka talaga eh. Wala pang isang oras ang nakalilipas, nagka-aberya muli. Ang MRT 3 sa southbound naman ng Santolan, Annapolis Station. Oo. Bandang alas 7:48 ng umaga. Alas 2:21 naman ng hapon. Muli na namang nairita ang mga pasahero. Ha? O ikaw talaga sasakay eh. Dahil sa ikatlong pagkasira na naman ito sa southbound naman ng Quezon Avenue, pinababa ulit ang tao. Baba! Pinaghintay na naman ng ilang pasahero dahil sa patuloy na technical problem na sinasabi. Ang rason ng MRT 3 Management ay electrical failure naman. Talaga naman. Oh, lahat ng ano, lahat ng failure meron. Oo, nandun na lahat ng failure. Kaya mukhang failure na itong MRT, Karen. Kaya siguro, kailangan na talagang palitan. Subalit, nakasakay namang muli ng tren ang mga Eskwela expelled na yan. Bilib din ako dito sa mga pasahero, pasensyado. Ano yun? Mahabang pasensya. Filipino yan eh. Oo, Filipino. Mahabang pasensya. Nakatawa pa rin. Oo, kaya nga tayo pinakamasaya eh. The more funniest people in the world. Ang pasahero, ha? Yung mga pasensyosong pasahero matapos sa mga aberya. At ayon sa pamunuan ng MRT, kailangan nang mapalitan ang electrical components naman. Nako. Teka, papalitan na naman. Haba na naman. Bukas makalawa, papalitan na, tren. Oh. Yan. Ang susunod na makalawa, papalitan na, secretary ng MRT. Dapat papalitan na yung administrator ng MRT. Yan ang susunod na dyan. Talagang kailangan na matinding pagbabago, hindi lang sa mga nasisirang tren, pati na ang management, palitan na! Ang nasisirang ulo ng mga management. Yan. Palitan na rin. Yan po ang pahayag ng ilang mga... Huwag niyong idamay sa sira niyo ang mga Pilipino. Ayan, dinadamay niyo pa. Masisiraan ang ulo sa inyo ayan, mga ayan. Pilipino. Ayan, ayan. Kaya, kinakamusta natin yung Brazil, ha? Malamig din dito kanin eh. Good afternoon po. Itong latest Pulse Asia Survey, patunay lang ito na maraming sumusuporta at nagmamahal kay Tatay Digong, kay Noynoy. Mula kay Maki ng Brazil. Ano mo salita sa Brazil? Maki. Portuguese yan. Oh, ang salita dyan, Portuguese. Oh. Alam mo na si Senor Pacheco, Portuguese. Oh, para si... Pero para na yung ano, hola, 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 hola. Para si Magellan. Magellan. Oh. Portuguese ang salita sa Brazil. Ito, malamig na malamig na lugar ulit ito. Karine, hi po. Binabati ko lang yung family ko ngayon dyan sa Camarines Sur mula kay Esther ng Toronto, Canada. Wow! Ang lamig dyan, Karine. Ngayon talaga malamig ang Canada sa ganitong mga panahon. Ayan. Ano ba ni Lone Ranger? Tanga dyan ba sa Toronto si Lone Ranger? Sino Lone Ranger? Tonto yun, tonto si pagya. Lone Ranger, bataan niya si Toronto. Hindi, tonto yun. Hindi Toronto. Tonto. Tonto. Si Tonto. Si Tonto yun, hindi si Toronto. Parang sarap daw ng turon dyan. Sa Toronto? Wala naman turon dyan. Okay, eto pa isa. Eto, ang Singapore, yan, Singapore, pareho lang natin yan. Hindi malamig dyan. Good PM, Doble Banda. Enjoy na enjoy talaga ako sa inyo. Interesting ang mga topics nyo. Marami pong salamat, William, ng Singapore. Uy, taga Malaysia. Ang galing yung mga senyores. More power po. Derek, ng Kuala Lumpur. Yan. Yan na, ha? Tandem sa good vibes naman ng hapon, Edgels James. Ayan, binati na natin lahat, ha? Dubai, Brazil, Toronto, Canada, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Thailand, Norway, California, sa Los Angeles, Yokohama, Japan. Marami pong salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at nanunod sa Facebook. Marami pong salamat sa inyo. Ayan. Wala nang mamumuno sa buong bansa. Sino nagsabi niyan? Bawat tao, para lahat ng tao, pero yayaman sila. Ba? Sila lang ang yumayaman at hindi lahat. Bawat taon na lang palitan. Mm-hmm.
namumuno para lahat ng tao may pagkakataong yumaman. Aba. Ayan. Equitable distribution of wealth. Yun ang sabi? Yun yung parang lumalabas. Mm. Doble banda, Carney at Carey. Pagkundina sa mga economic managers ni PDU o Presidente Duterte, Neda Director Pernia, DOF Secretary Dominguez at DBM Secretary Diokno, natuta ng IMF, World Bank ang naglikha ng train na ngayon ay batas na upang lumaki ang kita sa tax. Anti-poor at lilikha ng grabing inflation at pahirap sa taong bayan. Rico ng Panbid, Cavite. Ayun, okay. Double banda, good PM. Kailangan ang maigpit at istriktong implementasyon ng batas sa basta na lamang pagtataas ng halaga ng mga bilihin kahit wala silang permiso buhat sa DTI. Ang dahilan ng ilang mga negosyante dahil daw kuno sa tax reform ng pamahalaan. Dapat may kaukulan silang permiso bagong mas taas presyo ng kanilang mga produkto. Lola Sen ng Paranaque. Hmm. Ang federalism ay front lang ng MILF, MNLF. Ang endgame nila sumama sa funder nilang Malaysian Federal Republic. Bago mag-federal, isuko muna lahat armas, MILF, MNLF. Ang United Institute of Peace na think tank ng BBL Federal ay CIA front na funded ng Shell at Chevron. Ayon sa International Survey, Malaysian number one pinakatamad sa mundo. Google ito ha. Google it. I-google nyo, sabi. Good PM, doble banda. Yung mga bumoto kay President Duterte, mga utak-ipis kayo. Ngayon, may dagdag na tax ang pahirap sa taong bayan sa magitan ng train bill. Taas ang mga bilhin, biro mo. Yung soft drinks, dati 18 pesos, ngayon 22-23 pesos. Yung plastic bottle, and soft drink, 53-54 pesos na. Grabe ang taas ng tax. Pati bigas. Tama, mabuti naman po yung pagtaas ng ano, ng soft drinks. Kasi nga po, pareho sila ng sigarilyo na hindi ho nakabubuti sa kalusugan. Yeah, ako, sasabihin ko sa inyo, ako dating walang diabetes. Nung ako ay nahilig uminom ng soft drinks. Yan. Hindi nyo alam na napakatindi pala sa asukan yan. Ayun. Napakatindi na po. Dami lang si MVP. Siya mismo umamin, parent company nila, Salim Group Smart. Google nyo. Iyon. Nyo, Anthony Salim MVP. Di nila tinatago. Welcome China Tech Telcos CSE Wapeya Pangyao Pabulgar 2002 no Abid Fan. Ganda ni Pia Ma'am. Ni Pia. Ewan ko ba ano itong sinasabi nito? Ewan ko kung sino sinasabi nito. Dapat po ang prosesyon sa Quiapo area lang. Bakit umabot pa sa Ermita Luneta Santa Cruz area? Tama po ba yan? Wala ko tayo magagawa para maibawasan ng traffic. Siguro. Alam nyo, ang Maynila, yung Old Manila, kasama ho yung mga yun. Oo, kasama ho yan eh. At ang Quiapo po naman. Kaya wala ko tayo magagawa. Konti lang sa Quiapo. Ang lit lang ng Quiapo para nyo magka-assess ang katutak na tao dyan. Tatlong bisyo para sa taong 2018 ka rin eh. Alak, alalahanin lagi ang kapwa, sugal. Sa umaga, gunitain ang lumika. Tatlo lang daw ang bisyong para sa taong 2018. Tandaan mo to ha? The best. Ito. Alak. Babae. Ang ibig sabihin ng alak, alalahanin lagi ang kapwa. Yan ang alak. Pangalawa na bisyo, sugal. Ano ibig sabihin ng sugal? Umaga, gunitain ang lumikha. Ayan. Yan ang sugal. Pangatlo, babae. Ayan. Ano yun? Anong ibig sabihin ng babae? Basahin ang Biblia at Ebanghelyo. Ayan. Yung alak. May God continual. Alak daw. Dapat alalahanin lagi ang kapwa. Alad. Ha? Alalahanin lagi ang Diyos. Hindi. Alalahanin unahin daw lagi ang kapwa. Ang Diyos. Unahin mo. Pero sa kanya, walang pinakamahal na pinakamportante. Hindi ka ang Diyos, kundi ang tao. Dapat. Kasi hindi tatama sa anak eh. Defense mechanism kagad. Yun na nga. Parang ikaw ay magkaano ng pamilya na binibili mo ng crib. Ayun. Binibili mo ng mahihigan. Yan. May God continually shower you with His protection, guidance, and blessing. Gandang buhay po. Meron ka ba dyan? Yung continually, may putol ho yun. Mm.
Pag sinabing continuously. Yun, pwede pa. Yun. Continuously. Unending yun. Hindi yung continually. Continuously. Oh. Yan. Karine, meron ka ba dyan? Ano? Wala ka ba? Nababasahin? Sampung justices ng Korte Suprema ang titistigo kontra kay Sereno. Naku, sampu na. Ano, dumadami. Baka sasabihin ng mga utak dilaw na may mga problema sa utak, mm-hmm, ang sampung justices nito, kahit ang bumagsak sa psychiatric exam ng judiciary ay si Sereno. Mm-hmm. Pareha sila ni Pinoy Aquino. Bumagsak ito sa ganun ding klaseng examen sa Ateneo. Ayun. Doble blunderas. Talaga bang kailangan gumamit ng lakas at masaktan para lang makakapit at mahipo ang Pungo Nazareno? Tanong ko lang, Kagoryo ng Kapitangan Paumbong Bulacan. Doon mo maipapakita na ikaw ay deboto. Ayun. Mas dun, nasasaktan ka. Mas lalo kang, nahihirapan ka, nagtitiis ka, deboto ka talaga. Si Noli, nahihirapan niya. Nakita mo naman ang nangyari kay Noli. Oo. Nung mahirapan dyan sa, nag-asawa ng kung kani-kanino. Ano kani-kanino? Si Noli! Noli Di Castro! Ba't ilan ba asawa ni Noli? Isa lang. Isa lang ba? Oo. Hindi. Nag-iwalay na nung una. Bira naman. Hiwalay naman eh. Ano ba kinakalaban ko? Hindi ko naman kalaban. Kaya nga nagulit nga ako sa'yo. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Emma Mulet ito sa Surigao City. Mabuhay ang ating Pangulong Digong. 30 talaga ako. Do 30 talaga ako. Ayun. Wala namang magagawa yung mga namumuno kung ayaw sundin ng mga tao ang mga pinuno. Kaya sa taong bayan, kayo lalapit at gawin ang gusto nyo sa daigdig. Maganda lahat na lang ng taong bayan ang mamamahala sa buong bansa para walang makurakot na budget o pondo. Kasi direkta na sa tao ang mga pondo. Ayan. Ayun po, sa city-state lang ho ng Gresya, meron. Ay, meron ko ba dyan? 10,000 lang bawat isang barangay dun. Wala na? Wala na. Wala na. Okay, wala barana. Wala na rin tayong oras. Tama-tama ang pagkabasa natin sa lahat ng mga text messages at mga mensahe din ng mga kababayan natin sa ibayong dagat at sa buong Pilipinas. Marami pong salamat muli. Minsan pa sa araw na ito ng Lunes, isang linggo na naman po tayo magsama-sama sa ating palatuntunang Doble Banda 2018. Karine? Oo. Adios. Adios, Patria Adorada. Adios, hasta mañana.